Si Rizal para sa akin ay isang bayani. Pero hindi lang basta-bastang bayani. Kasi siya yung naging plus at nagtanggol sa ating bayan. Naglaban niya ang karapatan ng mga Pilipino. Si Rizal yung nagmulat. Nagbukas na isip ng mga Pilipino. Inisig niya yung mapanghimagsik na damdamin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng panunod. Bilang isang manunulat, isang artist na gustong ipakita ang katotohanan sa kanyang bayan ay siya yung nagbigay ng inspirasyon. Malaki inspirasyon. He's wonderful. He has a style of his own. Siya yung naniwala sa kakayahan ng kababaihan. May pagmamahal siya sa sarili niyang wika. May pagmamahal sa ating bansa. Yung buong buhay niya, yung buong 35 years old niya, ay inalay niya sa paglilingkod sa bayan bilang leader, estudyante, community organizer. Embodiment ng Pilipinong nag-iisip. Propagandista. Ayaw niya ang mga Pilipino ay manatiling alipin. Tagapagtatag ng mga kooperatiba ng mga magsasaka. Tumulong sa mga mahihirap ng gamot ng libre sa mga mahihirap. Siya mismo yung gumamot sa mata ng at tumindig noong panahon na walang gustong tumindig laban sa mga Espanyol. Pinuwisi yung buhay niya para sa bayan. Isa pa rin siya sa taong pinagkakautangan natin lahat. Meron siyang mga gawain na pwedeng tularan ng kabataan. Kagaya ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa bayan. Si Rizal po ay isa kong kuwayan na isa kong Pilipino. Maganda po siyang halimbawa sa atin. Siyan sa mga idol namin. Idol ko po siya. Si Rizal ay ang aking idolo. Somehow may isang parte sa akin na nagsasabing isa siyang failure. Isa na lang siyang rebulto. Alam nung bawat Pilipino na siya yung ating pambansang bayani. Pero sa tingin ko, hindi nila alam kung ano talaga yung pinaglalaban niya. Bakit ba si Rizal yung nasa piso? Sinasabi nila dahil number one yung piso. Sinasabi madalas na natatapos na si Rizal sa pagiging isang monumento. At pag tinanong mo sila kung ano pa yung pagkakilala nila kay Rizal, wala na silang masabi kundi, siya yung sumulat ng El Filibusterismo, naunolimit ang hiri at natatapos na din. Ang Pilipino hindi na ganun na ka-appreciate ang mga ginawa ng mga bayani noon. Hindi yata lahat ng masa ay nakakilala kay Jose Rizal. Kilala niyo si Rizal? Ako. Sino si Rizal? Bakit siya naging pambansang bayani? Pinaglaban niya ang ano? Ayan. Ang batang tawag eh. Kilala niyo ba kung sino yung nasa piso? Yung iba, syempre, mababaw lang yung pagtingin kay Rizal. Mababaw in the sense na parang hindi siya masyadong kilala talaga. Bagamat inaaral yung buhay niya, sa tingin nila hindi na sila nakaka-relate. So parang lang siyang monumento o tao doon nasa pera no, na namatay sa luneta. Pag minsan nakakalimutan natin yung kanyang sinimulan o yung kanyang adhikain o yung kanyang sakripisyo. Bagaman sinasabi sa batas Republika 1425 na ang batas Rizal ay dapat na itinuturo sa pampubliko at pribado, may nakakalungkot sapagkat hindi naman maliklikan ng pagtuturo ng mga guru. Sa mga modern Rizals of today naman, papansin natin ito sa mga kagwawaan. Pero hindi lang ito basta kagwawaan, kundi yung mga teachers talaga na may paniniwala na kailangan mamulat ang bawat tao or bawat estudyante nila. Paano nga kagaling ang mga guro na nagtuturo tungkol sa kanya ngayon. Kasi kung magagaling silang nagtuturo tungkol sa kanya, mapupunta sila sa usapin ng pagmamahal sa bansa. Kung maging magaling ang mga guro, then probably makaka-influensya si Rizal. Pero ngayon, hindi ko alam. I think of textbooks of Noli Metangere and El Filibusterismo being treated as, I mean, my guide questions, you know, which I don't find successful. Sabi sa batas, an abridged version ng Noli Metangere at El Filibusterismo ang dapat tinuturo sa high school. Ano ang ginagawa? Mga pagpapaikli ang binabasa. Comics. Tinatanggal pa ang mga pagtira sa simbahang Katoliko. Kaya naman nagkakaroon ng hirap dito dahil sa yung mga
padagdag ng padagdag yung mga anak nila na hindi na nila makayaran ng pakainin. Pumapasok sa isip ko yung mga taong nakikita kong nakahiga na tutulog sa kalsada sa tapat ng Quiapo sa may isang lumang sinehan. Naalala ko ang mga natutulog sa recto kapag gabi at kiniginaw. Hindi ko alam kung naisip ni si Rizal sa ganitong sitwasyon. Isinasabuhay ba natin yung haral niya? Hindi ko alam kasi sa gobyerno, tingnan mo, nandyan pa rin yung korupsyon. Kung walang korupsyon, wala daw mahirap. Mga bagay na sinulat ni Rizal 100 years ago. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga Maria Clara, mga babae na oppressed. Meron pa rin tayong mga sisa, inang bayan na nababaliw dahil sa kahirapan at sa kakulangan ng justisya. Meron pa rin tayong mga bumabalik sa bayan na nanggagaling sa ibang bansa. Tapos nare-realize niya na how backward the country is. Hindi ko alam kung gaano nga ba katindi ang influence ni Rizal. Pakiramdam ko nararamdaman lang siya kapag birthday niya, kapag may celebration ng kalayaan. Di ba sinabi ni Rizal ni Simon kay Basilio sa kanyang El Filibusterismo? Di ba kayong mga kabataan, nananaginip pa rin kayo? Gusto niyong maging mga Kastila din kayo. Pero ang pinapatay niyo ang inyong pagkabansa. Lahat sa inyo ay hiniram, pati na ang inyong mga depekto. Mamamatay kayo bago sumapit ang inyong kamatayan. O, sinabi na ni Rizal sa atin yun. Pero hanggang ngayon, hindi na lang Espanyol. Gusto nating maging mga Amerikano. Parang second grade lang ang Filipino, tapos Ingles ang dapat na the elite's language. Di ba yung kay James Soriano na lang? Napaganda nung sinulat niya sa totoo lang namulat tayo na ang Ingles, ginagamit ito ng elite upang panatiliin lamang sa kanila ang yaman ng bayan. At hindi sinasama ang lahat ng mga Pilipino, ang masa. Kinalulungkot ko na hanggang ngayon, the very ills of society are practically the same. Ibig sabihin nun, hindi tayo natutok. Ewan ko kung masasabi niyang nakinig nga sa kanya ang bansang Pilipinas. Walang nakikinig kay Jose Rizal. At patuloy na ayaw pakinggan si Jose Rizal sapagkat kung si Jose Rizal ay papakinggan natin, siguro yung mga elite at yung mga politiko, sana mas may concern sila sa kapwa-tao nila. Eh, hindi ang ginagawa, ninanakawan tayo eh. Siguro kung nagubuhay pa si Rizal, manlulumo siya sa sitwasyon ng society. If you would see the many problems ng Pilipinas, probably hindi niya rin nakita noon, he would be stunned. Para siyang isang documentaries na gusto niya ipakita, ito yung totoong nangyayari. Kung si Jose Rizal ay buhay noong 1996, 100 years after his death, sino kaya siya? Nounuso yung mga pelikula. So sabi ni Joel Torre, he could have been a filmmaker. Ang dami naming responsibilidad bilang filmmakers na maging katulad ni Rizal. Nakita niya yung patutuhanan sa isang matalinhagang paraan at makapangyarihang paraan na namulat ang mga kababayan. Yung pelikula na yon, gagawin niyang tuntungan yon para ilantad ang cancer na nangyayari sa lipunan. He intended to fight when he wrote the Nolimitangere or the El Filibusterismo. Pero if that is the case, then that is also the type of art that I do. That it should talk about society. Kung ngayon siya nabuhay, si Glock 9, si Rizal, very talented. Mas ang audience, no? Siya yung nag-expose ng mga kabuktotan ng pamahalaan at ng lipunan natin. Bakit nag-a-abroad ang mga magagaling sa atin? Masyado na ang kolonyalismo natin at ayaw na tumira sa Pilipinas. Bakit hindi nagsasawa sa poder, sa pwesto, yung mga nakaupo? Hindi lahat ng sinasabi ng mga taong natin sa posisyon ay tama. Ito yung mga sinabi ni Rizal na sinasabi ni Glock 9 ngayon. Parang baka nga hindi na siya magpa-brain sa luneta kung alam niya lang yung mangyayari after 100 years. Hindi ko sasabihin na yung pagkamatay niya ay walang sex tayo. It made a lot of sense. At least may binabalikan. Sa EDSA, People Power ay 1986, lumabas siyang pag-ibig. Ginaya ng buong mundo yan. Nagbago ang mundo dahil sa People Power concept na yan. Naging successful sa buong mundo ang People Power. Pero tayong naging bento niyan, anong nangyari sa atin? Eh kasi pagkatapos ng 4 taon, balik na ulit tayo sa dati. Ganun naman tayo, parang ningas-pugon talaga tayo eh. Alam mo, pinakita ng mga bayani natin yung daan eh. Na constantly paglaban ng bayan. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, kaya edukado ka, kaya hindi. Kaya estudyante man ito, guro, o kung ano man ang kanilang kalalagayan sa lipunan. Eh kasama ka eh, sa pagbabago ng bayan. Meron siyang mga gawain na applicable dito sa generation na ito. Gaya ng pagmamahal sa bayan. There is a part of that law
that I see that he had for his country, that I have in myself. I love this country. Siguro hindi naman siya nagsisisi at nagpapagal siya. Pero makikita niya na may pag-asa tayo eh. Ninoy Aquino could probably have that same love. And he was probably not thinking of Rizal. He was just being himself, loving his country. Other than himself, I don't know. Probably a grade 1 pupil somewhere. Kung gusto mong hanapin si Rizal, huwag ka nang lumingon sa iba, sa malayo. Huwag ka nang maghanap sa malayo. Tumingin ka sa salamin at tignan mo ang sarili mo. Kasi si Rizal, tao lang din yan. May kalakasan, may kahinaan. Ano ang kahinaan mo? Talunan mo, kasi yun ang ginawa ni Rizal. Nilampasan niya yung mga kahinaan, yung mga insecurities niya. May insecurities tayo natin, pero nilampasan niya. Ano ang kalakasan mo? Ano ang talento mo? I-develop mo. Paunlarin mo. Hanapan mo ng paraan na yung talento, yung profesyon, yung hilig mo ay pakinabangan ng bayan. Tulad ni Manny Pacquiao. Kung gusto mong hanapin si Rizal, kung nabubuhay ka sa panahon ngayon, tumingin ka sa sarili mo. Kasi kailangan natin na lahat ng Pilipino ay maging Rizal. At hindi lang maging Rizal, maging Bonifacio, maging Ninoy Aquino, di ba? At marami pang ibang mga bayani natin. So kumbaga, ilabas mo yung kabayanihan sa iyong loob. Sapagkat tayo mga Pilipino ay natural naman sa atin na may kabutihang loob at kabayanihan.